Inihahandog ng Ana Bungkalan Indie Long Films. Balot na, bungkal na, at may himala dito sa aking channel. Dong, ayun, sa taas, taas dun, dong. Ayun, huwag mong kunin yung sa baba, dyan sa taas yan. Yun, nakikita ko dito. Bilisan mo. Bilis-bilisan mo, dong, kasi aalis pa ako, no? Ipagdadrive mo pa ako. Sa Dong, alika dito, dong. Dito tayo banda sa kabila. Dito tayo. Ayun, may nakikita ako doon sa taas. Nakikita mo? Ayun, ayun, ayun. Ayun, dong. Oh, ayun. Kunin mo. At ang mahal ng bayad ko sa iyo dito, bilis-bilisan mo. Balikan. Kung na-skip ko, kayo ay huwag magtampo. Comment agad sa ibang video. Sa Pinas lang ako nakakita ng mangga. Ngunit, datapuat, subalit, ang mangga na ito ay nasa Florida. Kaya may himala. Pagkatapos ko mag-ati shawi, eto na yung mga inati shawi ko. Andito na siya, guys. Babalatan na natin itong mga inati shawi ko, no? So, yun lang yung konti nating palabas, no? Siyempre, kailangan natin na medyo konting palabas bago kayo manood ng palabas ko. So, alam mo, ipaliwanag ko pa to kung paano ako nagbabalat, no? Kung wala kayong ganito, hindi kumamit ng kutsilyo. Pero mas madali ang peelers. Tapos, kung wala rin kayong chopper, chop-chopin nyo ng ganyan. Hindi magre-reklamo yung mangga kung ganyang kalalaki ang hiwa nyo. Kasi wala namang size kung ano lang yung gusto nyo. Wala kasi akong masyadong space sa ref, kaya kailangan maliit lang yung pagkakahiwa para magkasya silang lahat dun sa jar. Masiksik ko sila lahat. So, ganyan ang gagawin natin, guys, no? At sinama ko na rin dyan yung mga sili. Nakita nyo, medyo may sobrang green dun. Sili yun, guys. Tapos, yan. Ganyan siya. Self-explanatory. So, ito na, guys, no? Ayan na siya yung ating mga mangga na may sili. Inasin na natin. So, napakadali lang nito, no? Ang bango-bango niya, guys, pag naamoy niyo. So, sa akin, ganito, no? Gusto ko ng paminta. Kung gusto niyo maraming paminta, damihan niyo. Dahil malaki naman tong, marami naman tong tawag dito, itong mangga, dadamihan ko rin ng paminta. Ayan, damihan natin ng paminta. Mas masarap kasi pag maraming paminta. Ito yung paminta ko, siguro, kalahati nito yung nilagay ko. Kalahati sila. Yan. Yung pink salt, ano po yan siya, guys? Ito, Himalayan salt siya. Para mas maganda, napanood ko nga to kay Chris, no? Tapos ito, bukod sa may asin na siya, kasi kailangan yung asinan kasi para natin i-ferment, para tayong gumagawa ng kimchi, no? Inaasinan muna nila. Tapos yung iba, dinidrain nila para hindi masyadong maalat. Pero ako, hindi ko masyadong nilagyan ng maraming asin. Maraming to, guys. Siguro mga 11 kilos ito ng mangga na nag-grind na, no? So, ito yung aking, ito, kung ito yung matangkad yung bote, para kitang-kita, lagyan nyo ng mga 1/4 na toyo. Pampasarap lang to, guys. Ito yung favorite ko talaga nung bata pa ako. Yung mangga na may toyo. So, hintayin yung dumapag yung toyo, no? Siyempre, kung nandito yung toyo nyo, siyempre nalalagyan siya ng mga tawagin yung mga mangga. Nihanggan dyan yung toyo nyo. Pagkabuhos nyo ng toyo. Tapos, kung meron kayong tuba, tuba ang gamitin nyo. Tapos, ito na siya, guys, no? Pagka, yan, lagyan nyo ng suka. Punin nyo yung suka hanggang sa pinakabunganga niya. Hanggang sa mababad sila sa suka. Ganyan. Tapos, ilubog nyo yung ibang mga mangga na nandun sa ibabaw para mababad siya sa suka. So, ganun din ang gagawin natin dito, no? Tapos, yan, i-stack nyo siya sa, yung iba, nilalagay lang sa countertop. Pero ako, nilalagay ko to sa rep.
para sure ball. Yung iba kasi suka naman to guys, pwede nyo to sa kahit sa countertop lang. Hindi nyo sa kailangan ilagay sa loob ng rep. Pero sa akin kasi, nilalagay ko sa rep kasi parang para maglasa siyang kimchi. Yung para maging fermented, maanghang siya talaga. Ito, pwede natin haluin, no? Yan, no? Haluin natin. Para lang bumaba yung kaminta. Yan. Tsaka para malaman nyo rin, ang bango-bango. E dito, guys, pag meron kayong mga chicharon, ganyan, yung suka niya, sausawan nyo na rin. Diba? May suka ka na, may mangga ka pa. So, pwede nyo na rin haluan to ng damihan nyo ng suka, parang yung suka nyo na rin. Ganun. Dagdagan natin ng konting suka, no? Ito yung pinakatuba nila sa Amerika, apple cider. So, ganyan siya, guys. O, yan, lubog na siya sa... Lubog ko na siya sa suka. Tapos, nilalagay ko to sa rep para, kunyari, parang fermented na style ba? Parang gumawa ng kimchi. Ganyan. Yan. So, pag may chicharon ka or any prito-prito, yung video ko dito sa akin. Ang sarap. Ang sarap hot sauce. Kung napanood nyo na to, oh, hindi pa, panoorin nyo. So, ito na yung ating manggang mangga from Ate Shawi. No? From Ate Mang. Ang bango. Ang bango guys. Siguro 1 week lang to. 1 week lang siya, naluto na siya. Kung baga parang fermented na siya. Pwede na siyang kainin. Kasi anyway, nasa suka naman siya. Tapos nasa rep pa. Ay wala yan. Marami na akong naburong ganito guys. Papaya ko, ganyan. Yung papaya ko, naburo ko na rin. Ang bango. So, kailangan natin different kasi once sa'yo lang mamuha yung mangga ni ate. Kailangan umabot ng 1 year. Kasi yung mga mangga sa store, hindi siya kasing lutong, yun ang ibig sabihin sa last video. Hindi siya kasing lutong katulad ng mga nabibili niyo sa Mart, na sa mga Walmart or Publix, medyo ano na sila talaga, hinog na. So anyway, shout out kay Ate Marcel sa nagbigay ng mangga. Thank you so much te, sobra, sobra, sobra. Till next year again, pati yung lychee mo dyan, no, kakariring ko. At nga pala, ito sa mga gusto lang bumalik ang inyong asin guys, no. Ito yung pagkain na balik alindog, balik ganda, balik ang asim. Kung wala ka ng asim, kumain ka nito, gumawa ka ng ganitong burong mangga, balik ang asim mo dai, sigurado yan. Pag hindi bumalik, kailangan mo ng himala. Yun ang masasabi ko sa inyo. At kailangan mo ring mag Ate Shawi, of course. No? Bago ka maunahang mag Ate Shawi ng mga friendship mo. Kung nagustuhan nyo, paano magburo ng mangga? Ganito yun. Tatagal sa harap nyo, kahit ilang taon pa yun. Ayun eh, kung hindi nyo titipin yung mangga, no? Pero kung... Ay, kung titipin nyo yung mangga, kung may dumalaw sa bahay mo, naamoy to, wala na. Kailangan nyo i-Ate Shawi to sa sarili nyong bahay. Kasi pag naamoy nila to, wala na. Ubus to, guys. Kung nagustuhan nyo yung video ko, alright. So, eto na. Kung nagustuhan nyo itong video ko, tara na. Bungkal na. Sabay, bayot na.